بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang papuri ay tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal at pinakamarangal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, mga magulang, tunay na tayo ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karunungan at talino para naman makilala natin siya ng lubusan. At upang magkaroon tayo ng tamang paniniwala sa kanya na siyang lumikha sa atin, na siyang may hawak ng ating mga buhay at siya rin may hawak kung papaano niya ito kukunin sa atin. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at ganun din sa mga hindi pa Muslim ay nararapat lamang na pag-isipan nating mabuti o pag-aralan natin kung ano ba ang tunay na reliyon. At huwag lamang basta-basta ipagsawalang bahala ang mga pangyayari o kaya naman ang iyong buhay habang ikaw ay narito sa mundong ito. Tunay mga kapatid na isa sa mga pinagsasawalang bahala ng karamihan sa mga tao ay iyong tama o tunay na paniniwala nila sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At alamin natin mga kapatid na tayo pong mga tao ay pinagkaloob po ng Diyos sa atin ang tamang gabay, kaya po niya ipinadala ang kanyang mga propeta at kaya po niya ibinaba ang kanyang mga aklat at kaya po niya nilikha ang mga tao ay para sa nag-iisang layunin na masasabi po nating napaka halaga ng layunin na ito sapagkat ito ang nagsisilbing daan para ang isang tao ay makaligtas sa kabilang buhay. Mga kapatid, mga magulang, sa katunayan, isa sa mga bagay na haka-haka na ito ay kadalasan na naririnig natin sa mga tao ay kanilang sinasabi na sapat na raw sila na maging mabuti. Ibig sabihin, kahit na anumang reliyon ang kanyang sinasaniban o kaya ang kanyang tinatangkilik ay ayos na yon. Ibig sabihin, anumang reliyon siya, naroroon, basta maging mabuti lang siya, ay yun na yung kanyang matatawag nating pinananaligan. So kung titignan po natin mga kapatid, tunay na tayong mga tao, ay hindi lang po kailangan na tayo ay maging mabuti. Maging mabuti sa kapwa natin. Kailangan po unang-una po mga kapatid, mga magulang, na tayo pong mga tao ay kailangan maging mabuti unang-una sa dakila nating Diyos na tagapaglikha sa atin. Yun po yung pinakauna. Dahil kapag yun po ang nawala sa atin, ay katiyakan po na ang iba pang mga gawain natin ay hindi magiging mabuti sa kanyang paningin. Sapagkat nawala po dito ang pundasyon na kung saan dito tinatanggap ng Diyos ang ating mga gawain. So kung halimbawa po tayo po ay naging mabuti sa mga kapwa nating mga tao, nagbibigay tayo ng charity, nagbibigay tayo ng tulong sa mga tao, pero kung ang pakikitungo naman natin sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha ay dito ay wala tayong ginagawa, ibig sabihin
hindi natin siya sinasamba, hindi natin sinusunod ang kanyang mga pag-uutos, nagiging mabuti lang tayo sa ating mga kapwa, hindi po sapat yun. Okay? Hindi po sapat yun. Bagkos, ang pinakauna pong dapat natin gawin ay na maging mabuti tayo sa ating tagapaglikha na nag-iisang Diyos na si Allah. Dahil ito po ang pundasyon natin. Siya po ang lumikha sa atin, kaya nararapat lamang na ang ating buhay unang-una ay iuukol lamang natin sa Kanya. Ang ating mga gawaing pagsamba ay dapat lamang na iuukol sa Kanya, kasi Siya po ang lumikha sa atin. Yun po yung pinakauna. At pagkatapos niyan po, ay susunod naman dito yung pagiging mabuti natin sa ating sarili, ganun din sa ating kapwa-tao. So, at doon po nagiging balanse po ang buhay ng isang tao na kung saan siya talaga ay matatawag na mabuti kapag unang-una siya ay naging mabuti sa kanyang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, pagkatapos nito, nagiging mabuti siya sa kanyang kapwa-tao. Ngayon po mga kapatid, pakinggan po natin mabuti ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Sabi niya, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Okay? "Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sa wikang Tagalog, sino man ang gumawa ng gawain mula sa lalaki at babae at siya ay mananampalataya, ay bubuhayin namin siya dito sa mundong ito ng may maayos na pamumuhay. Okay? At amin siyang gagantimpalaan sa kabilang buhay ng ayon sa kanyang pinakamainam na sa kanilang mga pinakamainam na nagawa. So ibig sabihin po mga kapatid, sabi po ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang, okay, sino man ang gumawa ng gawain na kabutihan mula sa lalaki at babae, at isinunod po niya dito yung pinakamahalaga, wa huwa mu'min. Ibig sabihin, kailangan po niya maging mananampalataya. Okay, so dito po sa bersikulo na ito na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay malalaman po natin dito na hindi po sapat yung pagiging mabuti ang gawain lamang. Bagkus kailangan po na ikaw ay mu'min. Ibig pong sabihin nun, kailangan na ikaw ay mananampalataya sa Kanya. Okay? At doon po nakukumpleto yung magandang o kabutihan ng pagiging mabuti ng isang tao. Okay? Dahil nandun po unang-una yung pananampalataya at nandoon rin yung kanyang pagiging mabuti. Okay? Hindi lamang sa kanyang sarili, bagkus sa kanyang sa kapwa-tao. So, nakukumpleto doon itong nanandito sa bersikulo na ito na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang magiging gantimpala nito, sabi ng Allah, ay bubuhayin niya ang taong ito ng may maayos na buhay dito sa mundo. Okay? At sabi niya, at ganun din siya ay gagantimpalaan sa kabilang buhay base sa ayon sa kanyang pinakamainam na ayon sa kanilang pinakamainam na nagawa. So, Allahu Akbar mga kapatid, mga magulang, naway ito po ay naging malinaw sa atin na hindi lamang po kailangan maging mabuti sa kapwa-tao kaya sa sarili, bagkus kailangan din maging mabuti unang-una sa dakila nating tagapaglikha na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano po tayo magiging mabuti sa Kanya na tayo po ay sasamba lamang sa Kanya? Nasusundin po natin ang Kanyang mga pag-uutos at ganun din iwasan po natin ang Kanyang mga ipinagbabawal. So yun po yung gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itong bagay na ito mga kapatid, 100% po mga kapatid, mga magulang, na ang gawaing ito na ginagawa natin
ay sa katunayan, ito po ay mapapakinabangan natin sa ating sarili unang-una. Lalong-lalo na dito sa mundo, okay? At ganun din sa kabilang buhay. So, naway ito ay nakapagbigay sa atin ng linaw, mga kapatid, mga magulang, at biyayaan nawa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.